is the kingdom of heaven, like unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payments to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out, and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desired me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Maalala yung 7 last words. Ang pinakatindan is yung first thing, forgiveness. Napaka-importante ng forgiveness, okay? Pero, kung napansin sa ating binasa, hindi lang puro forgive. Okay? Kaya nga, punta tayo doon. Kasi yung negative eh. Okay? Ayan, maya tayo doon. So, tapos yung natin itong ating natapos last time. So, natapos tayo dito sa Verily, I say to you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you shall lose on earth shall be loosed in heaven. Napakalalim yan, no? Yan ay may inalaman sa church. So, anong sabihin nun? So, yung church, mayroong, may kapangyarihan ng judgment ng church. So, sa kabalik na lang niya sa mga believer, wala silang pakialam sa atin, pero dahil ang Panginoong Jesus ay established niya yung church. Okay, alam yung establishment na matindi. Diba, itong mga agency ng gobyerno, iba dyan, diba? Mag-form, tapos mawala. Kasi hindi natin kailangan. Kwenta. So may mga institution na nagtatagal. Kasi nga, bukod sa nagtapat sila, sila ay... Ano? So, ginagawa nila yung tungkulin nila, tsaka effective yung ginagawa nila, so sila yung nagko-continue. Ngayon, lalo na yung church, di ba? So, ano ba yung church? So, yun yung pinaka magandang institution actually sa mundo dahil yun ay nagliligtas ng tao, yung ginagamit ng Diyos. So, kaya hindi siya basta-basta lang. Ha? Ano sinasabi sila doon sa US, parang mayroong institution daw na mayroon umaabuso ngayon. So, ang trabaho daw nila is protektahan yung mga bata. Yung mayroong ginagawa. Yung protektahan laban sa mga magulang. Ano gawa ko yun? Talagang... CSR. Ano naman yun, no? CSR?
ISR. ISR, no? Circuit for... So, matindi, di ba? Pinalo ni... Papakulunda naman. Yung isa pang kwento daw, yung isa pinatawag ng doktor yung bata, hindi nila, you know, kinuha sa kanila. So, walang kwenta, di ba? Mali yun. Mali. So, dahil mali na nilagisit yun. Pero ang Panginoon, siya nilagisit yun ng church. Yan ay tama at gagawin niya ang dapat niyang gawin. At hindi yan mag-e-end. Okay? So, hanggang katapusan ng mundo, andyan pa rin ang church, hanggang marapcho. Tapos marapcho, but, tapos babalik na sa milenyo. So, hindi magtatapos siya. So, ang sinasabi dito na, kung ano man yung inyong i-bind, kung sinabi bind, parang, kasi yung bago yan, yung ano nga, di ba, yung maturating sa church, yung may kasala, di ba? Kapag may hinusgahan yung church, right, itong taong to, lokolo ko to, nga, tiniwalan. Matindi yun. So, dapat yung taong yun, kung talagang ligtas yun, talagang legitimate member, kung ano pa yung member, ang dapat niyang gawin, kayo, mga bata, okay, lahat tayo. So, hindi yung pwede sabihin, basta ka lang din, ayoko na dyan, hindi punta ako sa iba. So, hindi mo na ginalang yung judgment ng church sa'yo, kaya marami akong naanong ganyan, mga tao, hindi na makarecover. Kasi parang, hindi naman sila magising naman, galing ako sa ganyan church. Ang hirap nun makarecover, lipat ka lang sa church, ano yan, Catholic church ba ito? Hindi naman. So, matindi pag minusga ka dito. Kaya, gagalangan yung church, amen? Amen. So, sabi dyan, no? Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. So, kung hindi ka napatawa dito, iba naman yung interpretation ng mga pare, sila yung nagpapatawad. Di ba yun? Hindi yun ang matters dito, hindi kaligtasan, kundi yung judgment. Okay? Parang natakil lang natin yun. Anyway, sige. Ito ngayon tayo sa kwento ng nagsimula kay Peter. Ang sabi dyan, ay nagtanong si Peter, no? Ano sa mga bata ito? So, ilang beses mo patatawarin kasi alam na natin din, yung kwento dito is pagkakasala, normal sa tao, nagkakasala, may relationship tayo, mga bata, madalas may mali, di ba? Kahit yung mga magulang. Pero madalas yung mga bata. So, sa magkakapatid, nagkasala, galit-galit na ba? Siyempre hindi, tinuturo tayo magmahal, magpatawad. Yung naisip lang siguro ni Peter, sandali eh. Parang pag gumawa ng kasalanan, mali yun eh. So ito, patawarin na lang ba? Yan. So ano sa palagay nyo? Ba't may impyerno? Ba't din nalang patawarin ng Diyos yun? Tinutuluan niya tayo magpatawad ng... Ba't yung bang nasa sa impyerno? Hindi niya pinatawad. Sige nga. Mga ano siguro, grievous sin. Okay? Dead sin. Hindi, actually, iba yun. Kasi nga, ang context ng Matthew 18, di ba, nag-upisa tayo kapatid. Sa brethren, kapatid. Okay, so, sa mga ligtas to. So, kaya yung mga taong unsaved at hindi na saved, hindi na patawad, later, nahusga ng Diyos, at saka, tama ni San Dad, eh, pag ang Diyos ako nag-husga dyan, eh, hindi natin pwede naman sa mayigal. Wala, hindi pwede yun. Anytime na naiisip nyo na parang mali ang Diyos, siguraduhin mo, mali ka. Pag naisip, parang mali ang Diyos, mali ka nun. Hindi pwedeng maging mali ang Diyos. So, ikaw ang umalain sa Kanya. Okay? Pag binakita ka kahit anong maisip mo dyan, nakilip mo sa iba, nabasa mo dito na parang mali. Ayun, kundi niya ba yan? So, ngayon dito, ang context nito is mga magkakapatid. Sa magkakapatid, mga ligtas na tayo pare-pareho, wala dapat na hindi pagkapatawaran. Sabi, kahit ano pa yan, ano ba, utang? Okay? Ano mong mga pinagkaka, ano mga kapatid? Hindi nakamayan, nilamangan, ano yung source? Jealousy. Jealousy. Hindi, mali po yung jealousy, tama yan sa Bible. Envy, siguro. Envy ang mali, ang negative. Ang jealousy, positive yun. Pag sa'yo yan, sa'yo yan. Okay, yun ang jealous, okay lang yun. Pero pag may hinggit ka sa iba na gusto mo mapasakot sa'yo sa kanya, envy. Ang sinaktan mo, inutangan mo, di mo binayaran. Okay, inoffend mo, inasar mo. So lahat yan, kahit ano pa yan, dapat yung patawarin. Stop ah.
Ista pa, yun nga. Actually, meron sa Bible na sinasabi dyan. Actually, sinasabi sa Bible dyan, huwag mo na i-demanda. Pera lang yun eh. Kayo nilang mag-usap. Okay, masama yun. Obviously, actually, maraming gagawa. No? Baka malamang leasing. Maraming yun. So, kung sa church, parang pirahan. Yung kwento kanina ni Matista, meron great example nun. Verity. Mira, hindi marunong English, pero gusto ko sa, ano, doon. Yung kwento niya eh. Yung pala, may meron din. Madala siya. Kaya tayo dito, nakakita nyo naman. Umpisa pa lang, pag yun ang approach, ayaw na natin. Kasi, ano to? Extortioner to. Okay? So, hindi natin mapatagalin yun. Ibang utak mo, yung trabaho. Okay, pero pagkapatid mo, yung mga maliit na bagay lang naman, nasaktan ka, na-offend ka, sinabi. Ano madalas? Yung bigay. Kaya sa Mother Church, yung like medyo ni Pastor, yung mga siyempre, yung mga binata ang dalaga, yun, ligawan, minsan, ganun daw yun. Kaya siyempre, kinayawan na. Yung mga sabi, either mabasted or hindi ako. Okay? Nakaka-offend nyo. Huwag nyo yung dama yung church. Okay? Iba yung pagiging anak mo ng Diyos, iba yung pagiging member mo, iba yung love life mo. So kung maalala sa tabaho, ganun din, di ba? Dadama yung tabaho nyo. So nag-adja kayo para ng tabaho eh. So kung meron kayo personal alitan, ilabas nyo yan sa tabaho. Huwag nyo lalo naman sa church. Okay? So ako may naalalang nakagalit ko na medyo matindi. Kasi nga, pare, ito yung bibigay eh. Okay? How many times so, How many times? Okay. Oh, ilan daw? 7 times 7. Ang tanong niya, 7. Sabi niya, 70 times 7. Ilan yun? 490 times. So, bago ka makadalawandaan, sigurado nakalimutan. Natuto ka na magpatawad. Okay? Again, ang context niya, kaibigan, kapatid mo. Pag meron tayo dyan, meron dyan, marami yan sa labas, kalaban natin. Meron. Alam mo yung kalaban ng Diyos. Pero karamihan dyan, siyempre, pag hindi naman nanak ng demonyo, yan ay subukan natin i-save. Siyaman. Okay? Tandaan nyo yun, ha? Kasi sa yung iba, iba-ibang context dito. Eh. Kaya iba na, napaka-OA. Eh. Kaya, dito rin sila dito. Gagawin lang, plastika na lang. Okay? Nga, pati yung badig, iba? Naalala nyo? Sa mga asal ako dun, yung baptist pa naman, nag-sorry daw. Hindi ka mag-sorry sa sinasabi ng Bible. Pag sinabi ng Bible, tama yun. Okay? Hindi na offensive eh. Talaga. Kung may na-offense sa katotohanan, kasalanan nila yun, mga kasalanan. Okay. Ngayon, kung may iwasan mo naman, okay lang din. Pero yan kasi, sagad na yan. Nakita natin yung pattern nila. Pag di ka nagsalita dyan, ikaw pa yung, ano, ikaw na yung mamasamain ka. So, hindi ganun labanan sa ganyan na matter. So, nalabanan natin na lang. Diretso, okay? Yan sa magkakapatid. Okay, wala. Dapat paka you seek to forgive. Okay? Yung kada tapos lang natin, di ba, ikaw yung open, puntahan mo siya. Okay? Ngayon. So dito, nag-go na siya dito. At napaganda nito, classic to eh. Andahan nyo to. Pag meron kayong anytime na hindi mapatawad, punta kayo dito sa Matthew 8:23-35. So ang kwento nito is, ano, so mayroong hari, meron siyang mga servant. Okay? Yung isa may utang sa kanya. Okay, magkano yan? Aba, 10,000 talents. Napakalaki niyan. 10,000. Yung talents ay sa bigat yan. Okay? So hindi niya na kayang bayaran. Okay. Anong gagawin natin? Pag-utang-utang. Okay? Alam natin yan, di ba? Na wala kang magawa, o sige, benta na yung mga pamilya mo. At yung wife. Okay? Ngayon, syempre, mayaman naman siya, hindi niya kailangan sa Diyos. Pero yun yung, kahit sa maalala niyo kayo ng Imaya, ganun, nagkautang ng marami yung iba sa iba. Sabi mo, ano na sila? Pag dito,
captive na sila, may utang pa. So, meron pala silang property. Sabi ni Maya, patawarin niya yun. Hira kayo. Hinatawad naman. Okay. So, pero may kita dito, nagmakaawa siya. Okay, so anong lesson dyan? So, minsan, kailangan, kung ikaw ay may kasalanan talaga, ha? Hindi, dapat patawarin mo ako. Ganon. Para sinira mo na yung ano. Parang ang masama pa dyan, sabi nga lang, pag nagpautang ka daw, pag nangungutang ka, talagang, ano, pag ikaw na yung sinisigil, galit ka pa. So, huwag ganun. Para mapatawag ka, kung makikita natin dito later, nagpakababa siya, siya naman ay nakiusap. Okay, Lord, have patience with me. So, hindi ang Panginoon, ha? Ayan, boss, parang ganun. And I will pay the old. Okay? So, naawa naman at pinatawad siya. Talagang hindi na siya pinabayaran. So, ano nangyari next? So, yung itong servant na to, mayroon din nagkakautang sa kanya. Okay? At napakababa lang, 100 pence. Okay? At ang sabi dito, siya ay kinwelyuhan. Yan ang tawag natin sa Tagalog. Hindi naman. Oy! Oy! Ganun din sinabi sa kanya, nakiusap sa kanya, pero hindi niya pinatawad. At siya ay binilanggo. So, kung napansin nyo, ano yung napansin nyo? So medyo may disconnect, kanina lang kapapatawad daw, suppose din, saya niya. At yung napakaliit na, ito dapat, pinatawad niya. Pero maling-mali, ang pangit ng attitude niya. Hindi niyo man naalala yun. At mapansin natin, makakawala na sana siya. Kaso may ibang nakakita. At sila naman ay nagsumbong. So anong pangalawang lesson? Okay, yun nga. May mga kasalanan ka, na hindi mo matakbuhan, especially at taso sa kapwa mo. Ang dami yan. So, may mga ganun. So, kung mapansin nyo dito, parang kinaawaan ng mga tao na yun, kaya nagsumbong. So, merong, kaya tayo pag nag-soul winning, yung lagi yung kwento ko, yung ano nga, nangungutang, tapos pinatawad basta-basta, okay lang ba sa'yo yun? So, hindi, di ba? Kasi alam mo mga tao yan, kahit bata, alam, ramdam nila yung unfair pag unfair. Mga baka ito, mga bata ito. Pinalo ako, yun isa, hindi. Pareho naman kami nagkasala, yun na. Nagkasala, sorry. Kasi tawag natin, pero mali yun eh. Kasalanan, tanda niya lagi yung proper use niya sa Bible. Sa Diyos yun, sin. Okay. Pag sa ibang tao, faults. Or transgression, pwede. Ano nangyari ngayon? So, bilisan na lang natin. May application. Sabi dito, pinatawag siya ngayon, hindi ka nagpatawad. Anong ginawa sa kanya? Okay. Bago siya pakulong, nilecture pa siya. Di ba? Hindi natin nilecture sa kanya. Kasi mauna ito tayo dito. Sabi dito, Dennis Lord, after that he had called him, O thou wicked servant, I forgave thee the debt because thou desired me. So may pagkakataon na pag nakiusap ka sa isang tao, papatawarin ka eh. No? Nagpaka-humble ka. At yung ibang tao, siguro pag pinagpala ng Diyos, pera ang pag-usapan. Wala yan. Diba? Yung nabangga ako, so ngayon ako, nakakaawa na lang ito. Sige na nga. Hindi ko manong sarili ko na pupwede ako, bayaran mo yan. Hindi ko maano eh. Hindi naman tayo ganun sa material na bagay. Kaya, no, pangit eh. Nung tinitingnan ko, aso. Sige na. Kayaan mo na. Kaso itong masakla, pag itong tao na pinapatawad mo pala, hindi nagpapatawad. So, paano nadodoble yung offense niya? Supposedly, pag ikaw ay pinatawad, laging lesson ko sa mga ligtas eh. Kaya sabi ko nga sa'yo, yung church ay napaganda institution kasi pag puro tayo ligtas dito, ang dali mo dapat instruct. Hindi kayo matulad sa opisina, di ba? Hindi mo alam kung saan mag-umpisa, di ba? Pwede sabihin, uy, ano yun? Ha? Pakailan mo dyan. Alam mo sa sinabi ng Bible, di ba? Kaya tayo, alam natin sinabi ng Bible, dapat madali tayong makiusapan. Okay? So dito, sa case nito, ba, hindi siya nagpatawad. Anong ginawa sa kanya? Ganabi siya sa sermonan, nagalit sa kanya, sabi dito, yun, talagang, hindi ko alam kung ano yung mentors na yan, siguro, hinataw siya or inulong.
sinabi ba? Hindi na sinabi, no? So, it is possible na kung ano yung sinabi sa kanya kanina, tinulong sila at mga pamilya niya. Okay, ginawa sila ng alipin. At malinaw dito, pakibasa ulit ha, let me go. 35. So likewise shall thy heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive everyone his brother their trespass. Napakabigat, di ba? Pag ikaw daw hindi nagpatawad, pinatawad ka, ligtas ka. E paano ito? Ibig sabihin mo, patawad sa Pedro, ganun ba yun? Hindi. Ibig sabihin, hindi makakalimutan ng Diyos yun, pagbabayaran mo yun. Ibig sinasabi rin sa... Madalas pinupot ng mga pastor yun sa Ezekiel nga. Though hindi sinabi doon na hindi ka maliligtas, yung his blood shall be required of him. Ibig sabihin, sisingilin ka. So, nakikita ko dyan is, alam mo naman, pagligtas ka, ligtas ka din. So, ano yung pwedeng i-garanti sa'yo ng Diyos? Siyempre, kung may reward ka, babawasan. Diba? Hindi mo gusto yun, sa'yo na yun eh. Tapos, mababawasan pa. Sa ating mga ligtas, yun ang ano natin eh, pinag-iipunan natin. So, ano man yan, no? So, possible naman na dito rin sa lupa. Andito pa tayo sa lupa, kailangan natin pagpatawad. Diba? Bilangin nyo lang kasalanan nyo na napatawad. Diba? Kung sisingilin lahat yan, diba? Itong mga bata, madaling ano eh. Ikaw ba, Stephen, lahat ng dapat ka mapalo, pinalo ka? O iba, pinabayaan lang? Sagot. Lahat ba pinapalo ka ba lagi? Peter, marami isang daang kang beses nagkasala. Na sumuway sa magulang mo. So, isang daang ka bang beses pinapalo? O mas marami? O mas konti? Diba? Ba't ganun? Dapat sakto. Hindi, diba? So, mahal kayo ng Diyos eh. Mahal kayo ng magulang nyo. Hindi mo kayo gustong paluin. Kaya marami doon, pinapatawad na lang. Diba? So, ganun din ako. Pag-aalalahanin ko, isa nga sa mga bagay na talagang pinagpasalamat ko rin. No? Naintindihan ko to eh. Ang ganun ng Diyos eh. Magpatawad lang, wala sa kanya. Kaso, kung hindi ka na matututo, pangit din. Okay? Kaya ito yung warning sa akin to. Kung ikaw nga hindi magpatawad, ano pa ang Diyos? Talagay mo. Diba? Impossible yun na hindi ka rin mapatawad. Okay? Pwede mo rin actually ipa-ano to sa unbeliever na pag natuto magpatawad dyan, mas maintindihan yung gospel eh. Ano ba yun? No, yung mga sinesyara natin, basang-basa mo yun eh. Ito tao to, bakit kaya ano? So kahit hindi pa natin sila kilala, parang nakikita mo na kung bakit eh. Na yung dinadala rin to. Dati yung pincher na atheist na. Siya naman siyang sabi, mayroong nangyari sa buhay ko na hindi ko na gusto sabihin sa'yo. Alam na, no? Ano man yun. So, kaya hindi naman siya patawarin ng Diyos, wala. Okay, medyo simple to. Medyo simple to at lagi natin napakinggan pero napaka-importante. Tandaan niyo yan, mga bata. Kayo, minsan magalit lang kayo. Lalo yung mas matanda, di ba? Yung tuwan lagi mas matanda, ikaw pinagbibigyan ka rin, matuto ka rin magbigay. Ang bata yun eh. Si Aiden, hinataw ka. Maliit pa yan eh. No? Magbigyan mo na. Okay? May question ba kayo doon? Medyo simple lang yun, pero ang laki ng effect na sa spirituality. Pag hindi ka natuto, magpatawad kasi ikaw pinatawad ka. Wala. Actually, meron pang mga wisdom na makukuha kapag dahil nga pinatawad ka. Yung pag binabalik ka mo yung sarili kong journey. Mas tatalino ka, mas magiging patient ka. Natuto ka magpatawad. Nakontrol mo yan. Yung ibang hirap ka mo kasi hindi na kaya. Kontrol yung emotion na pagdating sa pagpatawad. Gagantihan ka talaga. E pag gumaganti ka pa naman, pinagpaplanuhan mo yun, di ba? Yung napakasama. So, yun ang bayan ka ng mga uwa. Okay, tuloy natin to. So, after nan, ito na yung next na nangyari.
So medyo hindi bago to, no? So sabi lang dito, it came to pass that when Jesus had finished the saying, departed from Galilee, he came to the coast of Judea via Jordan. So lugar lang yan, no? Pamilya mo kayo sa Galilee, medyo north, so Judea, ay pinaka-province talaga ng Israel dati, no? Dating territory ng Israel, laging Judah. Yung banda doon, sa south, yung Judea, yung probinsya ng Roma, ng Rome. Sabi ng Bian Jordan, is really lagpas lang. Okay? Sabi nito, great multitudes followed him and healed them there. So, lesson natin. Ano lesson dyan? Simple lang. Huh? Ako naman ay ganun din, na naalala ko matapasyano ko yan, ha? Nakaupo lang din ako dyan. Hindi ko alam kung isipin ko. Diba? Ang ginagawa dito, kung nakakadalawang tao ka na, ngayon, pangalawang tao na natin. Parang maboboring ka, di ba? Pero sinasabi dito, sino daw yung pinagaling niya? Silang sumunod, di ba? So, minsan kailangan talaga ganun. Imagine nyo siya, pwede naman siya mag-stay sa isang place lang. Ba't siya paikot-ikot? Masin nyo ba yun? I believe, symbolic yun sa atin na minsan ang Panginoon ganun, hindi ka naman laging hihintayin, di ba? So kahit yung mga bata, tinuturuan mo yan, pero minsan, pag ayaw talaga, ano nagawin mo, bayaan mo. Diba, yung panganay, ayaw. Yung pangalawa, di yun ang turuan mo, doon ka mag-focus. Pero kung sumunod ulit yung panganay, ay, okay. Tuturuan ka ulit. So ganun ang lesson sa atin, sumunod tayo, pag medyo na huli na tayo, di sumunod ulit, ganun lang. Walang iba tayong susundan kundi ang Panginoon. At kung kaya mo ka kailangan ng healing, may spiritual man yan, ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Hindi simple lang, di ba? Pero tandaan niyo yan. You should follow Him. Anong dapat mga ma-heal sa atin? Ang dami niyan, galit. Madating hurts. Diba? Diba? Na-hurt ka ng isang tao, kaso nga, katapatid mo, katatapos lang natin. Diba? Ano gagawin mo? Hindi, na-hurt talaga ako, hindi ako magpatawad. Ang hirap mag-heal. Alam nyo ba yun? Mayroong naalala ganun na especially magkapatid. Magkapatid kayo, magtutulungan sana kayo. Hindi kayo magkatulungan kasi galit kayo. Hindi mahil. Hindi mahil yung sugat na dapat mahil na. Lahat naman tayo nagkasugat na, di ba? Pinakamalaking sugat dati sa tuhod. So, pag habang may sugat ka pa, masakit, hindi mo magawa yung normal mo nagagawa. Diba? Pero pag gumaling na, uy, parang malalang sugat. Nakalimutan ko na, di ba? So, ganun na ganun yung dapat mangyari sa atin pag mayroon tayong hurt. Ang sarap nung pag gumaling na, parang wala na, nakakalimutan mo na, may konting bakas. Nakakalimutan mo na yun, parang sugat din na pag sobrang tagal na niya, nag-hirom na talaga. Lalo, pag nalagyan mo ng assembly match yun, di ba? Yan. So, ganun din. Sa mga magkakapag natuto ka talaga, magpatawad, kasi iniisip mo yung natatapos natin yung kwento. Magpatawad ang Panginoon, pinatawad ako, patawarin ko rin. Nausisa mo, mamaya, kayo na yung mag-best friend. Hindi mo naman yun. Kasi at that point, mas maganda yung magiging friendship niya. Bakit? Kasi nga, lalo na siya sa'yo pag ikaw yung nagpatawad. Diba? Doon yung galang niya. No? Okay tong taong to, hindi ko nagtatanim ng sama na doon. At lalo na pag kristyano ka, isipin niya, bakit kaya ganito to? Ha, siguro dahil siya ay pinatawad din yung Diyos. Ang pinahalagaan niya yun, malamang sa'yo, di baligtas din yan. Okay? Ang hirap masave nung ikaw yung nagkasala sa'yo, yung pinatawad, paano mo kisharan yun? Hindi, mahala ka na sa'yo pero, no? Kahit soul winner ka, no? Kaso, pinensonal mo, di ba? Ay, naliligtas, no? Ganun. Pero itong malapit lang sa'yo. Kasi di mo pinatawad, di ba? Masayang naman. Okay, hindi ba tayo? Okay, so follow Jesus. Very simple. Ngayon, ito tayo sa next. So medyo ano to? Tingnan ko ha. Hanggang na pa. Sige, kaya natin ito. Aba. May kaya natin ito. So usapan dito is divorce. Divorce. So, paano tayo sa Pilipinas? Kahit paano, may utak pa tayo. Ang Amerikano, especially yung mga mayaman kasi, pakialam yan, wala nang pakiramdam yan. Ilang beses yung mga Amerikanong pastor, mga punta dito, salamat ako, ilang beses na yung paulit-ulit,
sabi nila sa mga Pilipino, we like you, we're happy people, maniwala kayo sa amin daw, sa kanila. Oh, exaggeration. Siguro exaggeration din. Eh, di ba, kahit sa na, ano, lahat sila may baril eh. Pag ano daw, hindi mo kilala doon, nginitian ka, gumagan niya na kayo sa ano. Kinakamarin yung baril. Totoo ba yun? Sabi ko. Pero ilang beses ko narinig yun. Sa kanila. Ibang tao, nagkano. Ganun daw talaga. Pag nginitian. Oo, so. Kasi nga, ganun yung duo dalili sa bawat isa. Kaya parang wala na silang pakiramdam. Eh, ganun din siguro sa mag-asawa. Pag konting ano lang yan, okay, pwede lang tayo mag-divorce eh. Nakita niya yun. So, kahit ngayon, yung mga Kristiyano doon na maayos, sila yung nagsasabi sa atin, mga Pilipino, na huwag na papasukin yan. Kaya mag-divorce siya kasi pinahintulutan niyo eh. Kung hindi sila pinahintulutan sa batas ng tao, mag-iisip yun eh, hindi tayo allowed mag-divorce, o sige, magbigay na lang tayo, diba? Which is yun naman dapat mong gawin talaga. Pag-isipan nyo, maghihiwalay kayo para lang sa, ano nyo, sa sarili nyo. Tingnan yung anak nyo. Kaya yung Hollywood, puro ganun eh, parang hinahanda ka na eh, kunwari eh, magkakasundo yung ano. Pero hindi totoo yun. Pero may mga kita akong ganun eh. Magkasundo kami kahit yung... Bago sa iyo. Ano ang ginagawa yung laro? Kala nyo, halong ka. Pista mo kayo, di mo kaya pistahin. So, ayun. Talaga, nakapain ko na ako late yun. Nakapain ko na sa inyo. Nakapain ko na silang divorce. Nag-uusapan na sana namin, kaso iniwasan nila eh. Sabi na sa akin, ah si Ace, hindi ka maintindihan. Isa pa natin, sige. Wala. Yun, naramdaman nila na okay, so anong nangyari dito? Ayan ha, sundan natin to kasi tapusin natin to. Sabi dyan, yung Pharisee, anong sinabi sa kanya? Tempting him. Pag sinabing tempting, sinusubok siya. Hindi positive yan, okay? Ang tao, tandaan nyo to, kumari, mayroon akong gustong sabihin kay misis ko. Okay, mahal ko si misis ko. Hindi ko yan aasarin na ihintayin ko magsalita siya ng mali, di ba? Hindi ganun. Kung alam mo na na kailangan yung alalay, alalaya mo. Yung ginagawa kay Jesus dito, talagang tinetem siya. Gusto niyong magkamali. At isa sa mga talaga naman topic, no, sa simula sa kulpa, buhay ng tao, pag-mystery, napakatagal na, isa sa mga bagay na makakalali tayo, syempre yung mag-asawa nga. Okay? At andyan yung adultery, diba? Okay. Yung divorce. So alam ng tao yan. Nung mga bata pa ako, nakikinig ko lang yun, pero hindi ko labos na naitindihan. Pero anyway, alam ko. Okay, laging nasabi naman yan. Dapat maganda sa mag-asawa, mag-stay sa mag-asawa, maayos, sila lang. Okay? Kaya tanong ng mga policy, anong posisyon ng mga Pharisee dito? Kailan lang? Maganda yung nilalabas nilang ano ngayon. Series yung marching to Zion conference. Maganda pala nun, pero kailan nilalabas. Bigat eh. So yung mga audio pala, mihira. Talagang totoo. Sabi doon, matindi pa sa Muslim. Diba lagi natin sinasabi yung Muslim. 6 years old si Muhammad. Pedophilia. Eh yung audio pala sa Talmud, 3 years old. Matindi, di ba? Kaya ang sabi dito, yung policy, matindi to. Anong batas nila? No? Ang sabi dyan, namaya, makikita natin yung kanilang requirements sa divorce, therefore adultery. Dinivorce mo yan, sa Diyos, adultery yan. Sabi dyan, is it lawful for a man to put away his life for every cause? Sa Tagalog, okay lang ba sa batas? Nakikita niyo yung pangluloko nito. Ang pinag-uusapan natin ito kung ano yung tama at mali. Kaya nililigaw nila according to the law. Pansin niyo ba yun? So, pag tama at mali, ang pinag-uusapan natin dyan sa Diyos. Yung tao, ginagaya lang dapat yung batas ng Diyos. Pag nakita natin tama, gagayahin natin. Therefore, yun yung may gitama sa akin. Kaya nililigaw nila dito, ang tinatanong nila ngayon sa batas. At hindi sinabi dyan kung sa Diyos o sa tao.
Okay, so, pag sumagot ng mali ang Panginoon, oy, mali na. At magkakaroon siya ng kaso sa kanila. Pag sinabing for every cause, hindi nyo naintindihan. Ibig sabihin niya kahit ano. Wala na ano, basta. Sa US daw, nag-umpisa yan, mga 70s, ang tawag yung no form divorce. Ibig sabihin kahit, gusto ko lang mag-divorce. So dati kasi, kailangan patunayan mo na kayo ganyan, ganyan. May matinding dahilan. Ngayon, hindi na. Basta gusto mo, gusto niya, okay. No form divorce. So ganyan yan. For every cause, kahit anong cause. Ano sagot ng Panginoon? Tingnan niyo ito, maganda ito. Sabi niya, and he answered and said to them, have been not read. Okay? Ano yung sabihin nun? So, binabalik niya sa akin yung responsibility doon sa tao. Kasi yung mga nagtatanong is, mga Pharisees, supposedly, alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang batas ng Diyos. So, siyempre, yun yung madiin din siya. Binalik niya. So, ganun tayo minsan. Nasabihin sa atin, oh, bakit kayo galit sa mga bakla? Eh, paano pag nasa audience ka ng puro, ano yan? Liberal. So, ano nga, so, gawin mo. Magbabackdown ko ba? Alam mo lahat yan against doon? At ang mentality nito, lahat ay may karapatan. Okay? So, sabihin mo, di ba? So, isa sa mga pwede natin sabihin, is yung sabihin natin, ang totoo. Okay? Kung, syempre, kung kailangan mo na protect ang sarili mo, at alaw naman ng Diyos, sabihin mo, alam mo sabihin sa talagang Diyos. Ganun yun. Ganun ang kahit ako pag naramdaman kung ganun yung tinapak na ako, kailangan mag-appeal ka na rin sa hindi lang reason. Dapat morality. Nag-aralan natin last time. What is good and what's bad? Kung ikaw mismo hindi mo alam yung good, yung source mo, bakit mo makukuhos ka? May nakuha niyo ba yun? Kaya sabi dito, hindi niyo ba nabasa? Ano yan? So, binalik siya sa batas ng Diyos. Ano ba sabi sa batas ng Diyos? Eh, mga paris ito. Ang gumawa sa kanya, lalaki at babae, ano? Genesis to. Okay? Sabi dyan? Ang sinabi niya, ang babae at ang lalaki, pag yun ay nagsama, nag-asawa, sabi dyan? So, yung pinaka-source mo, magulang mo, iiwanan mo. At ikaw ay makikipag isa, at pag sinabi clip, talagang kayo na yung magkasama. Kita niyo yan? Wala nang dinawalang pakialam, pero independent na dapat kayo. So, ganun yung unity niya. Sabi dyan, and they twain shall be one flesh. Okay? Magaling yung Panginoon, talagang hindi niya sinakyan yung kabastusan ng kasiraan pati itong mga tao. Kaya ang hirap isang makipag-usap din sa mga yan, alam mo, madumi ang utak nga. So pag pinapababa nila yung ating standard sa ganito, ano lang naman yun eh. Layo ba? Ayaw na. Isa iba sila. Diba? So hindi niya sinagot ng ganun, sa ganung level. Kasi walang tama sa ganung level eh. Pare-pareho kayong bagsak. Itinaas niya, ang Diyos ang nagsabi, ganito ang sabi ng Diyos. Okay? Mag-iisa kayo ngayon. Pag isang laman na kayo, maghihiwalay pa ba kayo? Anong mangyayari sa'yo? So, yung sabihin, pag isang laman na kayo, kinasal na kayo, hindi na kayo dapat maghiwalay. Nakita niyo ba yun? Isang laman na kayo eh. So, kaya sabi niyo dyan, hindi na kayo dalawa, isa na lang. Ang inulit niya pa eh. Hindi pa naintindihan niya, no? Eh sabi dyan, so binalik niya sa Diyos, ang Diyos ang nag-pag-isa sa inyo, sino mag-iiwalay sa inyo? Siyempre, hindi Diyos, di ba? Ay, sino man gusto mag-divorce? Tao. So, kasi sabi niya, kahit sino ka pa, ikaw ba mag-iiwalay sa pinagsama ng Diyos? Ang magandang sagot, di ba? So, imagine nyo na lang, wala mo may sagot ng mga to. Actually, meron pa rin. Tigas ang puso, kaso si Moses. Di ba? So, nakita nyo, ang ganda ng sagot ng Panginoon eh. Ang taas na, ang Diyos ang nagsabi dyan, ito ang commandment niya, sa pasimula pa lang, lalaki babae, nagsama, iniwanan yung magulang. Mas nagsama sila, isang laman na lang sila. Pinag-join sila ng Diyos, wala nang mag-iwalay yan. Tapos sagot naman itong mga to, eh bakit si Moses? So maling-mali eh. Huwag kong parang ba si Moses sa Diyos? Eh ang Moses ay servant lang ng Diyos. Anyway, nasagutin niya pa yan. So tingnan natin yung sinabi nila. So gusto ko rin makita natin dito na kaya sinasabi yun, mali yung ganun. Kahit mga bata, tandaan nyo yan. Huwag nyo yung pababain yung tsaka ibahin yung usapan.
ang usapan dito, ang Diyos na nagsabi nun eh. Ang Diyos na nag-join dun, papakailangan mo pa. Kahit ano pa inisip mo, mali yan. Anong dahilan mo? Pwede, si Moses. Si Moses, mababa yan. Okay, sana na, napansin mo yan, ha? So, ito sinabi. Eh, si Moses nagsabi nga eh, di ba? Pwede daw mag-divorce eh. So, maling-mali. Anyway, tingnan natin kung ano sabi ng Panginoon. So, in-address din naman niya. So, ito gusto ko rin sabihin sa inyo, ha? Minsan, kaya wala akong tiyaga sa ibang tao. Kasi pag yung tinatawag na railer, ano yung railer? Ito sinabi mo, hindi na pinakinggan, sumagot lang, basta. So, yung mga ganun, hindi na kaya dati nung kakausap yun. Kasi nga, ano na, hindi na siya nakipag-reason. So, napansin niyo ba yung Panginoon? Reasonable siya eh. So, pwede niya i-point ang sinabi ko na kanina na gano'n. Uy, ba't hindi? Huwag mong pakilam si Moses. Sinabi ng Diyos, pwede niya gawin yun eh. Pero nakita niyo dito, nag-instruct pa lang siya. Gano'n din tayo dapat. So, sinakyan niya yung argumento kasi admittedly, may point lang naman sila. Mali nga lang. Mababaw. Okay, pero dahil I believe, gusto tayong instruct ng Panginoon at gusto nila sila instruct ng Panginoon, inabot sila, no? Yung mukuha ng Diyos. So, sige, dyan, gusto nyo dyan mag-usap tayo? Sige, pag-usapan natin. Bumaba sa sarili niya. Sige, pag-usapan si Moses. O sige, I admit, talagang ginawa ni Moses. So, pero sinasabi niya dito, ano yung dahilan? Dahil ba yun ang tama? Tama ba na kaya binigyan sila ng karapatang mag-divorce? Kasi tamang mag-divorce? Hindi. May binigay siya dyan dahilan. Okay, ang sabi dyan, mali ang dahilan nyo at doon ay dahil sa matigas kasi ang puso nyo. Okay, sabi niya, suffer due to put away your wife. Sabihin to, hinayaan na kayo. Okay, pero sabi niya, binalik niya ulit sa umpisa, nung una pa lang hindi na. So, ano yung sabihin nun? So, yung sabihin, minsan pinagbibigyan tayo ng Diyos. Okay, pero hindi ibig sabihin ng tama ang pinagbigyan. Okay? Parang, ano ba? For example, mga bata, yung mga ganda yung station, ano, si Peter naman. Hindi stupid, lagi siya eh. Si Peter, kunwari, ito yung perfect sa'yo, kunwari, si Peter, isang araw, isang module, kunwari lang ha. Yan ang standard ko sa'yo, kasi yan ang dapat sa'yo, para matalino ka, mabilis. Okay, yan ang ibibigay sa'yo yung standard. Okay? So, gawin mo yan. Pag ginawa mo yan, tatalino ka, mabilis ka. Okay? Yan ang standard sa'yo. Isang module, isang araw. Kaso hindi talaga kayo, umiiyak na. So, syempre, pagbibigyan mo, medyo babagal ka. Okay? Pero ang standard ko sa'yo dapat, ganito. Pag pinagbibigyan, yun ang gusto ko sabihin. So, sa kanila dito, nang tigas ng puso nila, pinagbigyan sila. At hindi ibig sabihin nun, okay na yon. May mga mawawala sa kanila, katulad ni Peter, for example, ganun. Kung pinagbigyan ko man siya ganun, sige, maglaro ka, di mo kaya pigilan niya, sinabi ko sa'yo ganyan, mas maganda sa'yo, walang ganyan. Pinagbigyan. So may mga blessing na mawawala sa'yo, may mga knowledge of wisdom ka dapat na makuha na hindi mo na makuha. Okay? Entendam yun? So sayang. Pero pinagbigyan ka. Okay? So ganun din itong mga to. Ganun din siya sabi sa kanya, hindi dapat yan, pero pinagbigyan kasi tigas ng ulo nyo. So pinag-realize sa kanila, kaya kayo pinagbigyan, hindi dahil tama kayo, kasi matigas ang puso nyo. Ibig sabihin, may mali pa rin kayo. Nire-remind niya, itong mga to na may later, may kapausahan niya, hindi tama yung ginawa nyo. At hindi tama yung judgment nyo, pinagbigyan lang kayo, pero hindi tama na. Hindi, ito yung tama, ito yung nating mo. So pwede ka pala makating dito, kaya ka na dyan. So judgment na lang din sa'yo yan. Later, manghihinayan ka, pwede pala ako doon eh, nandito lang ako. Tama ba? Mga tayo mga adult, alam na natin yan eh, di ba? Yung mga dati natin, alam natin yun, kung nagsipag lang tayo, nagtapat lang tayo, alam na natin kasi makikita sa ibang tao, itong mga tao ito, nagtapat, nagsipag, naggaling, hindi na natin nga, okay? Yung mga bata, medyo hirap pa sila dyan. Okay, so nakita nyo sana yun, pagkakaiba, okay, ng better, best, and good, better, best. Saan nyo gusto? Good, better, or best? Kung kaya nyo rin lang, best na. Best. Hindi, gusto ko good lang. Hindi, better lang. Okay. Okay, so tapusin na natin. Kaya sabi dito, ano yung pinaka-judgment niya ngayon? And I say to you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication and
shall marry another committed adultery, and whoso married her, that is put away that commit adultery. So pag nag-asawa ka na, nag-asawa ka lang ulit, ang sinasabi dito, ang kasalanan mo ay adultery. Masama yun. Paulit-ulit na yan sa pan. Masama yun, masama yun. So hindi, huwag ka magbigay ng excuse. Huwag ka magbigay ng excuse. Mali nga yun eh. Okay, nakita nyo yun? Magbibigay excuse. Okay, alam mo excuse? Alam mo excuse? Hindi nyo, huwag ka magbigay ng excuse. Ito yung tama, ito yung best, ito yung better, ito yung good. Kung pwede, kaya mo ng best, yung best ka na. Ano ka ba? Okay? So yun, sumasama. Ikaw ba? Ano? Masama pa rin yung kahit ano, di ba, nag-asawa ka na. Naghiwalay ka sa asawa mo, tapos pagka-asawa ka na, di ba, fornication pa rin yun. Adultery nga. Masama yun. Adultery pa rin yun. Bakit? Yun na nga yun eh, masama yun. Okay? So ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, ang malinis sa kanya, isa lang asawa. Okay? Kahit ikaw naman, actually kahit sa labas, ganun yan. Kahit yung mga unbelievers, so sabi nila, to some degree, tanggap nila yung pero actually, pag maniwala ka, nag-uusap-usap yan, ikaw, ganyan ka eh. Ganyan. Alam nilang masama yun. Okay? Okay, tuloy na natin kasi ganun pa rin ito. Adultery pa rin ito eh. The disciples said to him, so ito na. Maganda ito eh. Ang ganda naman ni Dito eh. Kasi ito na yung mga Pharisee. Ngayon, kung sila-sila na lang, okay? Kasi alam niya yan eh. Di ba, minsan pag kayo-kayo na lang, usap tayo. So, ngayon, itong mga disipulo, kung sila-sila na lang, sabi dyan, ano sabi dyan? The disciples said to him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Ano yung sabihin nun? Tama naman yun. Kunwari, ganun na yung kaso nyo, hindi na maganda magpakasal, di ba? Pero sabi ng Panginoon, but he said unto him, all men cannot receive the saying, save they to whom it is given. Okay? So, tuloy natin sabi nito, for there are some eunuchs, okay, kung sabi ng eunuchs, ano yung sabi ng eunuch? Ha? Okay, pag sinabing eunuch, tandaan natin yan kasi, from the Old Testament tayo, hanggang New Testament, may mga eunuch tao kasi Daniel eunuch, may sabi eunuch. So, normal na tao ay nag-aasawa. Normal yan, di masama yan. Gusto ko lahat ng anak ko mag-asawa. Okay? Meron. Okay? Ngayon, yung mga eunuch pa yan, mga biktima yan ng madalas na mga ruler na ano. Loko-loko din. Bakit pag sinabing eunuch, hindi na nag-aasawa kasi kinapon. Okay, yung bawang dyan eh. Pinutol, yung lalaki, inalis. Yung bird. Kinapon. Okay. So, hindi na makapag-asawa yun. Sa babae, hindi ko alam. Yung alam, may ganun din. Pero madalas yan is lalaki na nag-usapan nyo. Okay. So, ano sinasabi dyan? Meron daw mga kapon na pinanganak na ganun na. Okay, so bihira naman yan. Bihira yung tao na pinanganak, wala nang ano, yun na pwede mag-asawa. Okay, so lahat kayo, meron naman kayo yan, di ba? Sabi dyan, kaya sabi dito, ayun yung isang klase, bihira yan. Okay? Pwede yung madami. There are some eunuchs which were made eunuchs of men. Ibig sabihin, ginawa sila yun nga, inalis. Pinapon. Okay? Kaya sabi dito, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Okay? Ibig sabihin ito, hindi na nag-asawa kasi nakita niya sa sarili niya, parang alam mo na, hindi mas magandang hindi siya mag-asawa. Ano yung ganun? Meron kasi yung iba dyan ay either may ano na, na-prostrate na. Kaya sabi natin yung kumanda ka na. Or may hindi ka magandang pass. Mas kilala kang ganun. Diba? Mas maganda sa'yo, hindi ka na mag-asawa. Diba? Yung sinasabi si Paul na ganyan. Siya mismo, ganun. Ako yan ang sabihin nun. Okay, importante yung pag-aasawa, pero minsan, pag hindi na binigay sa iya, huwag na. Okay na, ano nyo ba yun? Ulitin ko ha, sabi kasi dito, sabi ng disipulo, eh, huwag na tayo mag-asawa. Diba? Hindi na pala maganda mag-asawa kasi,
ba? Yung mga example natin ito, napakampangit na. Hindi tayo mag-asawa. Parang sinasabi nila yung sinasabi nila ng Catholic. Dapat tayo, wala tayong asawa kasi tayo mga maliliit na Jesus. Ang gano'n yun eh. Mali, hindi yung sinasabi. So, kaya, in-explain niya na yung tatlong klase ng yun, no? Na okay yung iba pwede, yung iba talagang Diyos ang gumawa. No, obviously, pag Diyos ang gumawa, no, hindi ko kayang, wala ko siya na mag-asawa, okay na yun. Okay? So, kaya niya binanggit yung mga aming, ano, kaya kung talagang gano'n at gano'n pa, okay? Naisip ko parang, siguro talagang, mas bagay siya, hindi ka na mag-asawa. Katulad nga ni Paul. Controversial niya, parang hindi na natin malaman kung siya ba'y nagkaroon ng asawa. Kasi ang galing, alam niya lahat ng ano ng may asawa eh. Kaya marami nagpapalagay, nag-asawa to, nawala lang. Pero nung time na apostol na siya, wala na siyang asawa. Ano sinabi niya? Hindi na ako nag-asawa. Oo nga naman. Kasi parang nakakadalawa siya, parang ganun eh. Eh, alam niya na kung ano yun eh. Tapos ang tindi pa ng calling niya, eh, ba't wala akong mag-asawa pa? So parang sabi niya, maganda din na. So may mga ganung time na darating yun sa ibang tao. Okay, sa iba yun, okay? Kasi sabi ko dito, hindi yun sa lahat. Okay? Hindi yun sa lahat. So doon muna tayo. Sorry, 5 minutes pa yun. So, may question ba kayo? Ako. Importante yung ano yan. Aral yan. Yung tanong mo. Paano kung makalat yung divorce at saka paano yung mawawala? Yung tanong yun, pang Miss Universe. Hindi. Bakit kung makalat? Sige. Yung sabihin kasi nun, ano yan eh, temptation yan ng tao. Ang tao, gusto niya, umusalap, di ba? Ganun ba yun? Diba? Lahat tayo ganun naman eh. Gusto bago lagi. Laging ganun. Yun ang masaya kasi sa ako. Ah, ikaw, may laruan ka na. Gusto mo bago, di ba? Meron ka na, may bola ka na. Yung may mas maganda. Yung bola din naman. Tapo na isa. Gusto mo pabayaan isa kahit siyempre may cost nyo. Diba? Tingnan mo yung tatay mo. Di gasis na naman. Di naman kailangan. Ano ito, may lala. Ito, katulad niya, maganda example. Meron siya lalagyan ng lapis. Ganda. Kapatid niya, wala. Binigyan mo na mas maganda. Sinaalala ko, meron na lalagyan doon ah. May dinos pa. Nainggit ko, sabi ko. Ba't siya lang? Meron ka na lalagyan. Diba? Nakita mo, si Ben? Parehan na kayo meron, pero nainggit ka doon sa kanya. So, ganyan ang laman. So, ganun din yung mga pag-aasawa. So pag may nakitang mas maganda, actually kahit hindi nga mas masabi nung research, karamihan daw na nag-a-adultery, mas pangit pa yung pinapatulan. Ano nangyari yun? Ano sabi eh? Kasi nga parang iba utak nga eh. Wala ka na dun eh, wala. Wala na sa utak mo yun, gusto mo lang makaisa ulit. Kaya walang kwenta na. Pero, hindi mo, Stephen. Gusto mo, meron ka na, gusto mo pala iba. Ganyan ang last. Kalokohan yan. Greed. Meron. Pagkain ka, meron ka na. Gusto mo pa nung isa. Busog na, gusto pa. Busog na, gusto pa. Ito yun. Wala may nakasalanan ganun. May sasakyan ka nun. Gusto ko, mas maganda pa. Yung gawa ng Panginoon, mas siyano ka pa nun. Pinabayaan mo. Daming ganyang kwento. Hindi mo na? Depends, so lahat yan, sa babae man yan, sa kayamanan, may tukso sa atin na gusto natin laging kunin yung kahit di na natin kailangan. Kaya tinutungo sa atin dito na, uy, iba nga, hindi nga pinag-asawa eh. Kasi tinutungo sa atin dyan, hindi na importanteng bagay sa'yo, tingnan mo yung mga mas importante, doon ka na lang. Okay? Ba't ako, walang games, masigil. Ano yung aim of life? Yung hindi kaya mag-asawa. Example nga, yung pinanganak, walang ano. Which have made themselves for the kingdom of heaven. Okay, ibig sabihin ito, kahit may kapasidad dyan, hindi nga na hindi siya nag-asawa. Naglingkod na lang. So kung ano man yun, ang nakikita ko sa dyan, talagang, yun nga, mayroong mga ganun eh. Na, for example, iba,
hindi na nakapag-asawa, sobrang busy. Kasi ang binigay sa kanya ng Panginoon, may ministry niya, pamilya niya, kailangan talaga magtrabaho. Hindi siya makamit ng maayos. May nangimid siya, kaso idol ni Cristiano. Ipipilit mo ba yun? Tapos nagkaroon sa mga experience na hindi maganda. Eh, siyempre, wala nang matinong papatol sa kanya. Ah, maging sinungaling ako, di ko nasabihin that may experience na ako. Hindi, ganun. Hindi ka makakapaglingkod sa Diyos ng ganun. So, kaya, na-miss mo na yun. Yung nga maganda dito, may ano ka pwedeng gawin to do better. Mas minsan, pwede mong piliin na huwag na lang mag-asawa. Dito, yung kapaliwanan din yung pwede. Hindi niyo ba yun? Kaya napaganda sa mga bata na sumunod lang kayo, nakakala mo nang ganyan sa inyo, magulang mo. Okay? Pero hindi naman makasalanan yung hindi mo ka mag-asawa. Yung pwede ka naman mag-asawa. Pag pwede talaga, okay. Tama yun, pwede hindi, naman. Hindi kasalanan. Hindi naman kasalanan yun. Kasi di ba sinabi niya, go and multiply. Pero yun nga, may yung sinasabi dito kasi, yung sabi dito sa 11, ah, 10, sabi niya, may sinasabi yung mga disipulo niya, eh, hindi na maganda mag-asawa kung ganyan lang, ganyan nila. Parang ganun. Huwag na tayong mag-asawa, parang, hindi tayong mag-asawa. Ganun thoughts kasi yung mga tao, nakala mo sobrang spiritual eh. Kaya nispray ng Panginoon dito, hindi. Hindi para sa lahat. Kaya yung tatlong yunos, yung iba dyan, ang Diyos na nag-inus to, yung iba dyan, ibang tao, ang pangit nun ha. Kaya ko tulad ni, ano, ano nga gawin nyo? Tulad din na Daniel. Ano perfect example eh, kinapon sila. Inalipin sila. Anong ginawa niya? Ano ba siya doon? Nagreklamo ba siya doon? Hindi, ginawa pa rin niya yung dapat niyang gawin. So, ganun tayo dapat. Huwag natin gawin yung pag-aasawa na doon mahalaga nga yan. Huwag mong gawing dahilan kung sakaling makaapon ka spiritually. Okay. So, ako naman dahilan. Ito, ganyan yung kwento sa isang pastor. May mga pastor na gusto niya maging example sa mga flock. Kung matay yung asawa niya, pwede mo siya mag-asawa eh. So, wala na nagbabawal sa kanya. Pero alam niya na magiging katisuran siya, sabihin ng ibang ano. Eh, buti pa si pastor, nakadalawa. So, yung iba doon, salip na mag-asawa, hindi na lang. Ito, may anak na siya. Anin niya pa yung asawa. Okay? So, sige, well, naman na. Pray mo naman, salamat sa lesson, Lord, na Matthew 18, natapos mo namin. At bihan pa nga pray na ito namin ang pagpapatawad, na napaka-importante. Ito yung bagay na yung mundane. Tinuro, di madali, di laging madali. But, pakalino ito, pakawin-ulit kami mismo, ay resistant ito kung may lintas. Alam namin ito. At bagay na dapat namin gawin ay mag-exam din kami dito sa pagpapatawad. Alam namin ito. So, isang gamitin namin yung para makita rin ng mga ibang tao kung paano sila ay pwede patawad sa mga save, sa mga save na. Ganun din po, makita na, demonstrate namin sa kanila na mabutihin nyo ay kaya na namin gawin sa kanila. So, again Lord, sa adultery naman, sa kasabing wars, sa bansa namin, Panginoon, we pray for our country, Lord, na huwag naman po na makagaya, gaya-gaya sa mga mayamang bansa na kaya namin gusto sila napunta, sila ay lumayo sa inyo at kadahilanan nga po, inalaw nila sa sarili nila. Kalayaan sa bagay, Panginoon, na kayo na kung gusto magsabi na hindi dapat nila gawin. Pasukin, Panginoon, sa ito natin. Pag-iskanti, Panginoon, as we know, ay ginagamit yung mga Pilipino, Panginoon. So we pray na patuloy kami. Pray for our country, Lord, na huwag mo po kayo mag-ayos sa ito na napaka-weekend na kami sa mga natin. In this name, pray. Amen. Amen.